Magandang araw po. Ako po muli si Benzel Bidea. Nais ko pong bumati muna ng maligayang Pasko ng muling pagkamuhay ng ating Panginoon. Ang ating pong tatalakayan ngayon ay galing sa aklat ng Mateo chapter 28, verse 8 to 15. Ito po may dalawang senaryo o kwento. Ang unang kwento ay may ilang kababaihan nagtungo sa libingan ng Panginoon natin upang siya ipahira ng mahalagang mga langis, no? At pagkatapos sila, pagdating nila doon sa pinaglibingan ng ating Panginoon, ay nakabukas na. Wala na yung sarado ng pintuan ng libingan ni Jesus. Sila nagkaroon ng takot at may kagalakan din, no? Dalawang naghahalong pakiramdam. At sila nagtatakbo nga para ibalita sa mga alagad na ang Panginoon ay nawawala. Ngunit sa daan na salubong sila ni Jesus at sila'y binati nito. At pagkatapos sila ay nagpatirapa at niyakap ang mga paa ni Jesus at sinamba nila po si Jesus. At sinabi sa kanila ng Panginoon, magtungo kayo sa aking mga kapatid, sa mga alagad. Sabihin sa kanila, magtungo sila sa Galilea, doon makikita nila ako. Sa ikalawang senaryo, mga kapatid, ito may patungkol sa mga kawalan nagbabantay na nagsumbong. Pumunta ng lungsod, nagsumbong naman ito sa mga saserdote. At kinuwento nga yung nangyari, nawawala na ang Panginoon. Anong mang ginawa ng mga kunang saserdote? Huwag kayong mag-alala. Ito ang pera. Huwag kayong maingay. Ang sabihin nyo, ang ipamalita ninyo, kagabing natutulog kami, ninakaw ng mga alagad ang bangkay. Iyon ay pamalita ninyo. At hanggang sa ngayon, yung kwentong yan, pilit pa rin ipinalalabas yan, pilit pa rin pinatotohanan yan, yung kasinungalingan na yan. Ngunit mga kapatid, anumang dami, pagsamasamahin mo man lahat ng uli ng kwento patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon, lalabas pa rin na totoo, na totoo ng binuhay na muli ng ating Diyos Ama, si Jesu Kristo ang ating Panginoon. At dahil dito, karoon tayo ng masaganang pagpapala dahil sa muling pagkabuhay nito ng ating Panginoon. Kaya nga mapalad tayo mga kapatid sapagkat may Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay. May Panginoon tayo na tumubos sa ating mga kasalanan upang patunayan na sino mang tatanggap sa kanya ay hindi na mamamatay. Magkakaroon muli ng buhay at ang buhay na ito ay wala nang hanggan. At ito nga ang ating mamanahin. Itong mamanahin mong buhay na walang hanggan, hindi ito mawawala ng saysay, hindi ito mawawala sa iyo, hindi ito mananakaw. Sapagkat tayo ngayon ay nabubuhay sa masaganang grasya at kapangyarihan ng Panginoon. Mapakapalad natin mga kapatid, sapagkat may Panginoon na nagmamahal sa atin, may Panginoon na umiibig, may Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin, may Panginoon na nagbigay ng pag-asa sa atin. Salamat sa Diyos sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi natatago. Ang mga bagay nito ay kailanman hindi malilihim. Lalabas ito sa liwanag at ipapahayag ang katotohanan na may Diyos na umibig, may Diyos na nabuhay ng muli, may Diyos na nagtumubos sa ating mga pagkakasal. Maraming salamat mga kapatid. Kung kayo po ay nabasbasan sa araw na ito, bahagi po natin. Ikuwento natin sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na may Diyos na buhay na muli para sa atin. May Diyos na nagbayad ng ating makasalanan upang tayo magkaroon ng buhay. May Diyos na nagmamahal. May Diyos na umiibig. Maraming salamat po. Maligayang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ako po muli si Benzel Bidea. Salamat po.